Magandang araw mga kamaksis, narito na naman po ang inyong lingkod, Haring Isko. At natapos na nga ang ating Rare Era sa Season 8, no? At may mga bagong pakulo na naman ng Axie Infinity. Kaya tara, tingnan natin. Yun. So, may bago silang tinatawag na ano ngayon, no? Na Daily Bounty. Tingnan natin, no? Dito, Daily Bounty Board. Ano meron dito? May mga quest ka na ginagawa daily which earns you points. And then, at the end of the week, kung tamang pagkakaintindi ko, at the end of the week, you will earn this AXS. Yeah, may AXS tayo, maiipon. So far, nakakadalawang araw na ako, no? Hindi ko napansin yung first day na nilaunch. Eh, usually yung pinapagawa lang naman dito, yung daily naman na ginagawa natin. Like this. Pero lang dito sa open na pouch kasi hindi tayo nag-open daily ng pouch. Pero ngayon kailangan na, no. So, daily naman, na nag-activate ako ng Atiya's Blessing. Naglalaro ako ng Origins. Dinagdag ko lang yung kailangan manalo sa Classic. And then mag-open ng pouch. Meron yung iba hindi alam paano mag-open ng pouch. Everyday kasi pag nag-Atiya's Blessing ka, kung meron kang collectible Axie, nakakaipon ka ng pouch. And then you can open your pouch dito sa dashboard dito sa Garuda Shop. As you can see, meron palang fortune slips, sorry. No? Nakakaipon ka ng fortune slips. And you can use your fortune slips to buy pouches. Okay, so ito nakakabili ka ng pouch, lucky pouch, premium pouch, depende na lang sa bibilhin mo, no, it costs this amount of fortune slips per pouch, no, in my case, since pipitsugin lang naman yung collectible Axie natin, so hanggang one lucky pouch a day lang naiipon ko. Tapos pindutin mo lang yung open pouch. Nagawa ko na kasi so hindi ko nagagawin ngayon mga idol, no? So yun, pindutin mo lang yung open pouch and then isign mo using your Ronin wallet and then that's it. Ma-activate mo na yung ma-verify mo na, I mean, itong open pouch na task sa daily bounty board natin, no? And then, self-explanatory naman na itong win one battle in Origins, no? Napaka straightforward. Sabi nila, win one battle in Origins. Pero, hindi basta-basta battle. Hindi pwede sa, ano tawag nun? Hindi siya pwede sa arcade. Hindi rin pwede sa casual. Sa rank lang dapat. Yan, straightforward, no? Ayusin nyo naman yung words nyo. Kayo may miss naman eh. Nanlilito kayo ng tao eh. Dapat win one arena battle in Origins. Yan. Dapat yan. Hindi win one battle. And for Classic, ano naman ang kailangan mong ipanalo dyan? Yung isang rank game lang. Manalo ka ng isang rank game and then you accomplish this one and then you just verify and then you get the point. Tapos, it will contribute towards your earning, no? Ano ba meron? Reward pool is 10,000 AXS. I'm not sure if this will be if this is going to be reset weekly, no? So,
So currently meron tayong 23,400 participants. Tasaan nyo na as time goes by na mas maraming makakaalam nito, eh mas lilit yung makukuha natin kasi mas marami tayong maghahati-hati. Madali lang naman tapusin yung daily task, no? So, asahan nyo na lahat tayo ma-accomplish yung daily. Moving on. So, bagong era na nga, no? Tapos na yung ating rare era. Let's see what we have. May bagong balita ba galing kay Axie? Hindi na ako masyadong tumitingin dito, no? Last I've heard, uy, may nagka-town hall pala. When is this one? Oh, magkaka-town hall. On Thursday at 3 p.m. Ewan ko kung UTC to. Yeah, UTC. No. Yung makikita nyo dito, naka-adjust sa time zone nyo. So, yun talaga yung oras nyo na lalabas. So, in our case, it's 3 p.m. Unfortunately, nasa trabaho ako nyan. So, hindi ko mapapanood yung town hall na yan. All things Homeland Origins Classic, Axie Core, and more. And for the Epic Era, Lunatians, the arena is calling. 24,000 AXS on the line. Introducing Gauntlet Mode. Ito yung bago. Gauntlet Mode sa Origins. For those who have been playing Axie Classic, medyo familiar na kayo dito. Malapit-lapit daw yung gameplay nito dun sa Curse Coliseum nyo sa Axie Classic, no? Collectible chests for collectible Axie holders who finish at Dragon Rank. Dragon Rank ba dapat? Akala ko Tiger lang. So, hindi ako umabot dun. Wad. Tiger lang ako eh. Hindi ako nakapagharabas. Anyway, tara, tingnan na natin yung laro natin, no? Nawad-wad-wad pa nga tayo dun. Okay. Meron pa rin naman tayong nakuha ng rewards, no? Yan, no? Collectible rewards. Yan, nakuha na natin. In Origins Team, ano to, Chuchu Ana. Perks of being a collector. Oh, nakuha pa rin naman natin. So, ang pagkakaalam ko kasi, sa rare era, kailangan requirements mo lang pag meron kang collectible Axie is to reach Tiger. And then sa epic era, yung dapat ma-reach mo yung dragon. And then sa mystic era mo, dapat ma-reach yung challenger. Correct me if I'm wrong, please. At yun nga, meron tayong 0.18 AXS from the rare era. Laki, no? So, ano nang gagawin natin? Try natin mag-ayos ng runes and charms. Total, may napanalunan naman tayo. Buksan na natin ang mga yarn. Yun, may 0.4 tayong AXS. Buti na lang. Mas malaki pa yung napanalunan natin sa pagkakaroon ng collectible Axie kaysa sa pagkakapwesto sa top 10,000. Well, kasalanan ko rin kasi hindi ako humarabas, no, hanggang top 10,000 lang ako. Hindi pa nga ako sure top 10,000 nga ba ako nag-end up. Tingnan nga natin. Currently 9,850 ako. Sa rare era, 9,700 yun. So pumasok naman tayo.
Pasok naman tayo, no? Sa top 10,000. Yun na lang yung tinarget ko, no? I have to be realistic. Medyo busy tayo ngayon. So at least may nakuha tayo. Now, ano nga bang gusto kong makuha? Sa toss-up between bubble paste and the sticky octopus, no? Kung anong gusto ko. Bubble paste na lang muna. And then mag-disenchant tayo ng mga runes and charms natin, no? Para mas marami tayong shards. Dito ako nag-miscalculate. Akala ko kasi dahil 540 something lang yata yung rare na rune and charm, eh, no? So, akala ko close to that lang din yung pang epic era na rune. Hindi ko naman in-expect na magiging 10 folds pala. Kala ko times 2. Kung 1,000 lang yun, kayang-kaya. Ayan o, 1,997 na kagad yan. $1,500 yung nakuha natin, no? Dun sa runes. Oh well. Huwag nating tanggalin ito, mato, baka magamit natin in the future. Hindi ko pa masyadong sure kung anong gagawin ko, eh. $1,400 lang. So, 3,000 lang yung nakuha natin na shards, no? Ano nga ba mabibili ng naipon natin? Shards ako ng shards. Hindi pa enough para makabili ng epic na rune. So, mukhang tagilid yung plano ko. Shoutout kay Manager Max natin, no? Maraming salamat sa pagtambay. Mabuhay ka. Mahal kita. Yan. So, dati kasi plinano ko, nung nakita ko tong 540 na to, plinano ko na gamitin na lang yung scraps. Hindi na ako gagamit ng mga SLP pang-craft, no? And then yung mga scraps na lang gagamitin para makabili ng mga ganito. Hindi ko na-expect na ganito pala kamahal mag-e-end up tong mga to. So hindi ako makakabili nitong rune. Hanggang charm lang tayo, no? Tapos ilang charm lang to? 2? 3, 6? 2 lang. Yan.
Okay. So saan natin lalagay yung kinuha natin dito, no? Yung si Sticky Octopus. Lagyan din natin ng isa pang Sticky Octopus ito. Oops, salang. Pampabilis ng pag-energy burst. And then, bubble paste na tayo pang pa... Pampabilis naman ng pag-ipon natin ng bubbles, no? Yan. Okay. Yung nga ba lalagyan ko? O ito na lang. Ganyan na lang muna. Okay, tara. Subukan natin isabak to. Arcade tayo. Hindi ko muna pakikialaman yung gauntlet, no? Hindi pabisado yan. Pero try natin mamaya. Try natin kung paano maglaro sa gauntlet. Siyempre, tapusin muna natin yung mga quest natin. So, wala pa rin akong pinalitan sa mga runes and charms. Ay, sa mga runes ko. Sila pa rin. Tignan natin kung kaya. Yan, yan ang kagandahan nito ngayon. No? So, may retain na sila. So, pwede kong pabayaan dyan. Mamaya, bunutin ko. And then, plus 2 energy fragments pag ginamit ko sila initially. Lumabas pa nga yung pangalawa, no? Natin pa. Pandagdag ng ng bubble ng mga team natin. So, tinatarget talaga niya yung backliner natin. Hindi ko pala na-play yun, no? Syunga, syunga. Skip natin to. So, ang goal natin ngayon ay pabilisin yung pag-gain natin ng mga bubbles. Tapos kung papala rin tayo, baka palitan ko ng calcium armor tong Noir's Bubble Shield, no? Right, so pwede tayo mambers. Eh.
nice. Nag-greet pa nga. Eddie, wow. Sige, patayin mo na yung backliner natin. Ayan, no? Patay ka naman na dyan. Crit pa nga. Okay, so subukan natin sa rank battles, no? So far, maganda naman sa pakiramdam gamitin yung may mga sticky octopus natin. Oh, what's this? May dalawang taunt pa eh. Cattail, tsaka pseudo taunt yung hollow. Ayun na, ginamit na nga niya. Pseudo taunt dahil may taunt to pag nilabas niya eh. So yung galawan pa rin natin, ganun pa rin. Hindi natin gagamitin yung mga anemone nitong midliner natin, si Sleepless, no? Hanggang sa maka-energy burst tayo para madagdagan yung damage niya. Maging 20% yung increase attack niya. Hopefully makabunot tayo ng lamb. Yun na nga, may lamb tayo. Dalawa pa. Nice. Bakit gusto kong makabunot ng lamb? Kasi trip lang ba? Pampatay dito yan. Yan o. Iba 100%. Tapos lagyan natin ng shield to. Keep natin yung sleepless natin para madagdagan na naman yung bubbles natin. Looking good so far. Nakaka-isang try-owl pa lang siya. Ayan, magpa-plus 10 yung energy shard natin dyan, no? Nice. Tapos, sino ba lalagyan ko ng bubble? Ikaw na lang muna. Ayan. Yun. Hit natin to. Bubble bomb tayo mamaya. And then, i-burst na natin. Burst na natin to. Para minus 15% damage to. Taas pala nito, no? Taas ng attack multiplier niya dahil dito sa dalawang ito, pure power. Magkakaroon siya ng plus 20%. Tapos, may plus 15% damage per ano siya, feather stack. Okay. Mukhang patay ka naman dito. Trip lang pagtira. Maraming salamat po, Mami, sa pagnood, sa pagtambay. Mabuhay po kayo. Pansin ko lang ngayon, dumami masyado yung mga magaling maglaro, no? So hindi pwede yung putyo-putyo lang tayo. Dapat
calculated ang mga tira natin. Kundi iiyak tayo. Na maalam na si Furry. Si Sleepless at si Fluffy na lang naiwan, no? Kaso patay na rin naman siya. Sumuko na nga lang. Hindi pa pala ako nagka-craft, no? Maalala ko lang. Log in, claim forage, win arcade, pray. Oh, hindi pa ako nagcraft, oh. Mas mahal na to ngayon, eh. 1.5. Out. Magiging kalahati lang siya kapag gumamit ng SLP, pero... You win, 7.5 yung 5. 15,000 na moon charge yung sampo. Kailangan damihan yung paglalaro. Eh wala tayong oras para gawin yun. Okay, nagka-scraps tayo tapos i-disenchant natin yung mga yun kasi hindi naman natin magagamit. Nasaan kayo? Ayan, no? Uuha tayo ng mga scraps. 140. Dami naman nun. Tapat na kaya para makabili tayo ng panibagong ano. Oh, tamang-tama. Makakabili tayo. Nice. Salamat sa scraps. Bubble paste ulit. Lagay naman natin sa Giro ni Fluffy, no? Yan. Okay, so pabilis ng pabilis yung pagkuha natin ng mga bubbles natin. Tara, try natin ulit. Ay, ito yung ayaw kong kalaban. Wad. Termi. Nice! Bunot natin kaagad. Ayaw nga kitang tira eh. May shield ko eh. Dito kami. Yan. Yan kami titira, diba? Ngayon, kahit shieldan niya to. Ay, shieldan niya. 120. Sasabihin ko pa lang sana kahit shieldan niya, pwede kong tirahin dahil meron siyang ano, fragile. Wad. Tapos, hindi pala pwedeng iskillan to, no? Kalimutan ko yun, ha? Kasi pag iniskillan mo,
madadagdagan tayo ng goo. Magulang. Magulang ang kalaban. Patayin na natin to. Kaya ba? Kaya naman. Ay, hindi. Bitin. Bitin tayo. Wad, wad, wad. Naiuwanan ng 11 na buhay, tapos magsishield ng 120. Kailangan nating tanggalin yung goo eh, kahit masisira na yung rotation ng energy burst natin. Kasi pag pinabaya mo yung goo, palakas ng palakas yung Thorny Caterpillar nito. Lumalakas siya with every existing goo in your deck. In the deck nga ba? Bonus 10 damage per goo in enemy deck. Kapat 90 bonus. See? Yan. Ikas ng kalaban. Buti na lang patay na siya. Boom, 149. 145. Nice. So far so good. Wash out sa 9,000 na viewers natin. Maraming salamat sa pagtambay. So ito yung typical na nakikita nyo ginagawa ng mga anemone ngayon, no? Or triple aqua for that matter, no? Naka-giant bubble silang lahat. Ikas nito eh. Yung typical na build nila ngayon. Madaling pagganain, malakas. Wala tayong magawa para kontrahin. Okay, malapit na tayo mag-energy burst. Mag-energy burst na nga, pwede na.
Kaya magandang magkaroon ng calcium armor niyan. Yun yung iniisip ko. Ito lang yung papalitan ko ang rune, calcium armor. And then these two will retain their rare era runes. Ooh. Magbabble bomb siya. Spicy. Okay. Sa likod tayo bumana. Mamamatay ba to? Bitin yata. Bitin nga. Naiwanan ng lima. Wad, wad, wad. Tapos may dalawang bubble bomb kasi. Oh, tatlo, tiga. Lima! Map dito. Ouch! Pinasabog na niya. So, itong kailangan nating patayin ngayon. Ang tanong, may sapat ba tayong pampatay sa kanya? Lampa nga yung binigay. Tuyari tayo. Kulang yan. Hindi natin siya mapapatay. Try nga natin. Hindi nga. Mag-shield na lang tayo. Kasi yung lam dito tatama eh. Dahil lima na lang yung buhay nito eh. Mag-shield na lang tayo. Hopefully mabuhay tayo pagka bumanat to. Pero malabo. Wad, wad, wad. Kung bumanat to midliner niya. 4 stacks. Magkano ba damage ng 4 stacks na yan? Ayan. Nagkaalaman. 120. Okay. Kung di mo ako mapatay, papatayin kita mamaya. Sinasabi ko sa'yo. Ha? Sabi ko sa'yo eh, ha? Nanalo pa nga. Uy, ganun ulit. Grabe naman. Bebel gang na naman. Bebel gang. Tapos, pampadugo pa to. Maraming hindi po mapansin sa potential nito eh, Philosopher's Stone. Pero napansin ko siya. Lalo na mahilig din naman ako magpa-energy burst. So to me, worth it siya kasi mabilis pa rin ang umakyat yung energy fragments ko, no? Sure, sa first rounds, pag hindi pa nag-energy burst, mas malakas tong may way of aquatic dahil may 15% talaga. Agad siya on the get-go. Just 15% na damage. Pero, pag nag-energy burst ka na, ibang usapan na yun. Gamitin natin. Ba't natin gagamitin to eh? Meron tayong fear dyan. Hindi tayo papasiksik ng hex. Hex ba? Hex ba ilalagay?
confused. Hindi tayo papasiksik ng confused sa deck. Naisip nito, pwede na niyang i-burst tong backline natin si Fluffy, no? Pero pinag-iisipan niya yung bubble. At nag-bubble na siya. Tapos kinamit niya yung malapit ko ng mapatay. Mahusay, mahusay dumiskarte yung kalaban. Ayun na nga, napatulog tayo. Buti na lang niretain ko to, may pampagising ako sa kay sleepless natin mamaya, no? Alright. Yan, so may panggising tayo kay sleepless, kaso wala tayong pampatay sa kalaban. Wad. Bitin. Kung napatay ko sana to, may pag-aasa pa. Talo tayo. Wad. Congrats kay Madam Memeline, no? GG, well played. Yun na ba yung unang talo natin sa loose streak portion ng ating stream? Sana naman wag kang agapan, nakakatatlong panalo pa lang ako. Ish. Eh, wala tayong pipiliin iba kundi yun lang. So dito, para mas sasabihin ko sana para mas gusto kong unahin to dahil ito yung may koi, itong dalawang to. Kaso may oranda rin to, nagtatanggal ng bubble gum. Turn 5 to energy pa rin tayo, so niretain ko na lang yung isang Nemo pa. Pinoy na nga tayo, no? Usal. Skip natin tong sleepless. Sleepless.
Tapos mamaya, subukan natin ma-burst. Huwag lang siya mang-oranda. Pag nang-oranda siya, liliit yung damage natin eh. Malaking bagay kasi sa para sa composition ko yung bubble tax eh. Okay. Bana. One down. Yan na yung mga bubble stacks niya. Yung dalawang bubble bomb stacks na siya. Ay! Yoyoyoyoy. Pero hindi niya pinasabog, no? Eh, pwede kong patayin ka agad to eh. 200 plus lang ang buhay eh. Manipis kumbaga. Oh. Nanipis ng buhay. Ewan ko ah, bakit niya ginawa yun? Sayang yung 4 stacks nun. Although nalipat, nalilipat pala yung ano, no, bubble bomb mo. 50% ng bubble bomb mo malilipat sa buhay na Axie mo. Pero para sa akin, mali pa rin yung ginawa niya. Ubus siya ngayon. Yan no, mas ma-update itong mga to. Nice. So far gumanda no nung sa rare era. Minamani-mani tayo ng mga nakabubble na yun, hindi tayo makabanat sa kanila eh. Lakas nila masyado. Okay. Eh, ba't nasa likod yan? Uunahin ko yan. Naglalaro ka naman ng anemone. Alam mo naman yung mga ambush cards. Ba't mo nilagay yung panira mo sa likod? Dapat alam mo na maraming may ambush na deck dito. Yari ka sa akin mamaya. Aambushin kita kagad. Si Idol CBK, no? Ang kalaban natin. Okay, malakas siya, malakas. Okay, okay. Sana mabuhay pa to. 2 energy pa lang naman this round tong kalaban natin. Pero may chance na mapatay niya eh. Meron tayong vulnerable eh. Dalawang anemone na malakas yan. Ligok tayo dyan. Sleepless. Bitin yung anemone mo dyan. Anemone pa nung may pampawik. Okay, suko na natin ang bataan. Papapatay na natin yung harapan na ay yung likuran natin no, si Fluffy.
Pero bottom line, hindi na niya magagamit yung time ni Fan niya dito, tsaka yung Koi. Sabi ko, hindi niya magagamit, ba't niya ginamit? Pag hinanap ko talaga, lumalabas eh, no? For sure naman tatargetin niya yung si Sleepless natin eh. So si Sleepless ang shieldan natin. Siyang paprotektahan natin. Anyway, may 10 shield naman to per round. So hopefully, maging sapat. Pagka ganyan, yan ang itira mo board. Lodi, no? Kasi ito yung alam mo nang tinatarget ko eh. Yan, para matrigger na yung bubble bump niya. Yun ang tamang diskarte. Agree ako sa ginawa niyang yun. Ngayon, malakas ang chance niya dahil may dalawang bubble bomb siya dito. Tapos may vulnerable tayo, no? Tatanggal pa nga siya ng debuff. Ay, hindi niya napasabog. Akin ka. Yun, Tiger 1 tayo. Nice. Yan na bang moon shard na naipon natin? Dapat 7,500 a day, no? Para ma-sustain natin yung Tigpa 5 dito. May Nut Hunter. So, paulit-ulit na lumalabas yung nut nito. May nut na naman ito mamaya. Tapos Glorious Mincha. So, nag-multiply yung damage. Mabilis to. Tapos mag-fury pa siya. This round, patay na tong frontliner natin, no? Lumabas yung dalawang nut niya eh. So may nut na naman to ngayon. Papatay na niya yung frontliner natin dito. Uh-huh. 125 na damage, no? Update. Kaso nag-taunt yata. Nag-taunt nga.
hindi natin mapapatay ito. Next round. Tapos papatay na niya yung front natin. Galing. Galing ng diskarte niya. Magfa-fury form na to eh. Mas malamang may dalawang nut to ngayon. Tama ba? Ay, one nut lang. One nut lang ang guaranteed niya. Tapos may Ronin, patay. Yari. Bilis. Kaya nagtataka ako bakit wala akong nakitang ganitong composition nung ano eh. Nung rare era eh. Nakakyat ba sila kaagad? Yun yung tanong ko. Basta maganda bunot na mabilis eh. Hindi na natin nagawang galusan yung beast niya, no? Balik agad sa Tiger 2, kakakit lang ng Tiger 1. Kasi tayo matapo. Wad. Tapos ito pa kalaban natin, Mauranda. Anong tail nito? Hingi mo. Pampabubble niya yung Nemo niya. Okay. Good evening, Lord Maro Maro. Maraming salamat sa pagtambay. Mabuhay ka. Kamusta ang grind natin dyan, Lord? Ayan na yung bubble ba? Nagtira ka ba ng card para pasabugin yung bubble bomb nito? Oo, mahusay. Sa kasamaang palad. Wala tayong pampatay. Sa kasamaang palad. Uy, map dito, tigpo 4 na yung bubble stocks niya. Bubble bomb stocks, I mean.
Hindi bubble stocks. Yung sa atin ang bubble stocks, yung sa kanya bubble bomb stocks eh. Tinadaan na lang natin sa tao eh. Nabuhay pa nga. Eh, dapat pala ginamit ko to, no? Yari. Napapanik ako doon. Naubusan ako ng oras. Burado tayo. 5 bubble bomb to eh. Patay tayo dito. GG na naman. May 15 stamina pa natitira. Nagpixels muna ako, Tiger 4 lang. Ano bang team mo ngayon, Idol Maro Maro? Di naman din ako ng matinding nerf eh, kaya hindi rin ako masyadong makaalago eh. Hanggang Tiger lang din. Same lang sa'yo, anemonyo. Ayun. Tinaman talaga tayo. Oo nga eh, tinaman tayo, Lods eh. Ang hapdi. Pero trinay mo ba yung mga ganitong runes? Giant bubble. O hindi triple ako yung anemonyo mo. Naging aneminions eh, no? Hindi na sila animonyo. Dati animonyo, ngayon animinions. Maning mani. Tinay ni Turtle tayo, pero okay lang. Hindi pa naman natin balak ipa ipantira ngayon yan. Muna natin to para sa next turn. Mahirap pag pinapatulog. 3 giant bubble triple aqua. Ooh. Kamusta naman yung triple giant bubble na rune slot? Tinitingnan ko rin eh kasi dami talagang gumagamit eh. Oh. Tapos may nagsabi nga na kahit putyo-putyong aqua lang yung gamit mo eh, lumalaban sila. Alam mo naman tayo, naghahanap ng budget. Hanggang budget-budget lang. Ay, ay, ay. Lumabas silang lahat.
Maya ka na lang. Mamaya ka na lang. Dami niyang bubble bomb. Siyempre ito muna para lumambot yung shield niya. Tapos patayin na natin siya. Tapos dahil may limang bubble bomb to, shieldan natin to. Yan. Depende kasi sa runes din. Kulang pa damage yung akin pag umampas. Yung iba kasi evolved parts na maganda yung may square teeth na anemone. Oo nga Lutz, maganda yung may square teeth na anemone. Kaso nagtitipid lang din ako, hindi na ako bumibili ng ibang axe, no? Buti naman at hindi pa niya pinatay itong harapan natin, so magagamit pa natin yung bubble bomb. Nice. Patay na nga siya dito. Patay nga ba siya? Biglang nagduod eh, no? Ayun, patay nga siya. Nice. Ako hindi na ako naggastos sa Origins, hindi na ako naglalabas ng pera sa Axie. Nice. Nung una kasi Lods, akala ko kailangan pa rin na no, gamitan ng SLP para makakuha ng mga runes and charms na class specific. Kasi dati, di ba, puro neutral lang yung puro moon shard na ginagamit pag nagka-craft. Hindi ko napansin, late na nung napansin ko na... Uy, pampatulog tong kalaban. Late na nung napansin ko na okay lang din pala. Kahit puro moon shard lang gamit mo, same na lang din yung percentage na chance mong makamint ng ibang class na runes and charms. Parang hindi mamamatay tong kalaban ko. Ayaw mamatay. Nako, hindi ko pa magagamit yun. Sad life. Tapos i-heal lang niya yan, no? Pero oh, nung nalaman kong ganun na nga na moon shard lang, pwede ka na makakraft ng mga pang-aqua na runes and charms, eh di yun na lang. Tapos sabi ko noon, dahil pwede ka na makabili ng runes and charms gamit ang scraps, eh di scraps na lang gagamitin ko para makapili pa ako ng runes and charms. Yun pala, times 10 naman yung presyo. Ay, ay, ay. Same lang tayo. Napagastos ka rin ng SLP nung una. Grabe naman to. Walang gisingan. Kailangan ko si Kuya Germs ngayon.
napansin ko lang, nasa harap yung mga ganun mo. Dito tayo sa likod po, mama. Ayaw mo patira yung harapan mo, ha? Sa likod kita tatarahin. Tapos gisingin natin to. Eto, gigising naman next turn natin. Lumiit pa nga AXS, 90MXS da, at da, dumating kanina sa mail. Ako nga eh. Magkano ba yung sa akin? 400 ba? Ay, tulog lahat. Grabe naman yan. Pinatulog lahat. Malamang yung likod naman ng shinildan niya ngayon, no? Ito tayo sa harap. Hula, bira! Kala mo, hindi ko mahuhulaan ginagawa mo, ha? Eh, buhay pa! May gulay. May gulay. Hindi pa namatay. Naiwanan pa ng walong buhay. Wad, wad, wad. Sad life. Ba, ayaw na niyang gisingin yung si Sleepless natin. Malamang iniisip niya, titirahin ko to, no? Uy, patay tayo. Lakas. Ay, hindi na ako gumastos ng SLP since season 6. Hindi na rin ako nag-buy and sell, laro lang talaga. O, yun na rin ang plano ko ngayon. Extractor mentality tayo ngayon. Uy, si classmate! Magandang hapon, mate. Salamat sa pagtambay ko. Mabuhay ako. Inunahan na tayo. Ano balita sa Italia? Lord's Bones Risi. Bebel gang na naman, no? Natawa na lang si Lods Maro-Maro, eh. Kabisado na ni Lods Bone Freeze ang linyahan natin. Inunahan nga tayong bumate. Buongiorno, Boss Maro. Ano yan? Come va ba? Paano pronounce yan? Meva. Anong ibig sabihin yan, Lutz Bone Tracy? Can you enlighten me, please? Bene. Italiano kayong dalawa? How is it going? Okay, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Dagdagan natin damage nito. Boom. Siguraduhin natin patay. Tapos,
Bene, bene, boss Maro. San ka sa Europe, boss? I suppose yung Bene, good, all goods, ganun ba, lods? Nanguhula lang. Okay, what to do now? Sabi ko, mapapatay ko na ngayon itong backliner eh. Hindi pala. Mali pala ako ng pancha. Ay, mamamatay pa rin naman. Salamat sa Bebel Bomb. Okay, okay, boss. Sorry, meaning nun. Hindi, boss, sa Pinas ako malaman. Maalam lang sa ibang, iba-ibang lingwahe. Wow! Linguistic? Linguist yung kaibigan natin. Kaso, ako, pinapatay na ng kalaban. Gagawin ko ngayon. Sapat ba to para patayin kita? Sapat na sapat, syempre. 204 na damage, oh. Nice! Yung talaga iniisip ko, eh. Kaya masayang may Philosopher's Stone, eh. Tas ang teknikan nga lang talaga, hindi ko muna ilalaban yung... Hindi ko muna isusugod yung anemone nung midliner. Hanggat hindi ako maka-energy burst. After ng energy burst, dun na ako, ano. Linguization, si Boss Maro. Gunner na nga, Lord, sa Bone Tracy, no? At yun na nga, pumasok tayo sa top 7,000. Sarap! First time! Lagi kasi akong, ano eh, sumasabit lang sa top 10,000. Hanggang ganun lang ako nung rare era. May 47 scraps na lang. Scraps na lang tayo, no? Tapos, binili ko si Meat. Ewan ko kung tamang decision. Ayan, fully evolved na siya. Hindi ko naman gagamitin. Binili ko lang. Collection lang ba? Malamig ngayon dyan sa UK. Oo nga, Lods Maro eh. Grabe, grabe si Lods Maro, alam pati dito. Gumising ako 5 degrees kanina ng alas 6 namin. Buti uminit na ngayon, 10 degrees na. Pero may nag-aaksi pa pala. Huwag kang mag-kunwari Lods Bone Tracy, nag-aaksi ka din. Kaso ang main mo ngayon, pixels na yun, no? Ilan na nga ba yung ano? 8,300. So, pag nag 7,800 may iiwan. Pwede. Try natin ba gano'ng gauntlet? Pati bots may excess, top 30k. Buhay pa rin ba yung mga bots? Dahil sa top 30k yung may premium. Na-expect kasi siguro ng devs na babalik yung mga yung dami ng naglalaro, no? Kaya dinamihan nila yung pwedeng manalo. Kasi kung kakaunti lang yung pwedeng manalo sa leaderboard, eh, mawawalan ng gana yung mga players. So, okay lang. Pero ang sana magandang gawin nila yung premyo nung Battle of the 8 sa no final era
sana i-distribute na lang nila yun. Tapos kung ano yung naka-allocate sa top 8 dun sa final era, yun yung paglalabanan sana nila dun sa Battle of the Champions, no? Ano sa tingin nyo? Parang yun yung maganda eh. Kasi yun naman yung pinaglaban-labanan nila eh. So dapat pumasok lang sila sa top 8. Hindi muna nila makukuha yung premium nila sa Mystic sa final era. Paglalaban-labanan nila para malaman kung sino number 1, number 2, number 3 and so on and so forth. Ganun sana, no? Wala main boss kung ano trip ko kalikutin pag good mood actually, pag medyo stress fixed. No, para less stressful, no? Ewan ko pa, parang ayokong laruin tong Gauntlet. Natatakot ako sa kanya. Paano ba to? So, pag nanalo ka ng isa, mayroon ka ng ano? Panalo ka na kaagad. Plus 100 ka na ng Moon Shard. Try nga natin. Try lang ba? Try lang ba? Ano to? Offers flight. Whenever the enemy draws a curse card, they receive one bad luck. Ish. Take minus 20% unblock damage. Ay! Hindi pa ako nakakapili! Pinampili na tayo ng... Sige na. Maganda sana yung panggulin, no? Pero sige na lang. So parang naging dalawa yung runes ko. Ngayon lumabas yung mga ano dyan. Yung mga curse team. Lumabas kayo ngayon. Tinanggalan tayo ng bubble, no? Bastos. Napaka-vastus. Ano ito sa kanya? Solid bulwark. Plus 2 bulwark. Solid nga. Yun sana meron ako. Gusto ko yun. Try mo para makita kung worth it, parang sa classic ata yan. O parang Curse Coliseum ng Axie Classic Lords, no? Kaso parang hindi mapapalitan yung mga cards mo. Magkakaroon ka lang ng isang dagdag na rune para sa lahat ng Axie mo. Yun, no? So nalagyan ako ng jinx, kaya nalagyan siya ng bad luck. Siya nalagyan ng bad luck. Nice. Jinx pa more. Patay naman na to.
Malas nung kalaban natin, bore kasi siya eh, no? Ano to? Can't be dispelled. Gain one attack per damage dealt. When your turn ends, nawala. Palambutin muna natin. Higupan ng buhay. Huwag daw natin paglaruan ng ating pagkain, no? Naiwanan pa ka ng isa. Pinaglaruan pa kasi eh. Okay. Nakachamba tayo ng isa. Rejuvenate. May cleanser. Rejuvenate. Tama ba? Tama. This axe heals and shields against 15% of stats. And apply to cleanser. Pampatulog yung kalaban. Yung sa kanya naman, Plague Bear, when your turn ends, gain 6 counts of random debuff. When attack, take 3% minus 3% damage per debuff. Ito, babawasan tayo, no? Ito yung mga atate. Ayos yun, eh. Kailab pala tong kalaban natin, si Cairo. Farm SLP na lang ako sa Origins na wala eh. Hindi na kaya makipagsabayan, hindi worth it. Konting kikitain kung magbababad sa laro. Yun din ang sentiment ko ngayon. Kaya hindi rin ako masyadong naglalaro. Taktong yun lang. Kung umabot lang ng 10, top 10k. Dati talagang pinipilit ko pasok sa top 5k eh. Hanggang last season, pasok sa top 5k, pero ngayon, parang hindi magandang sumabay. Mas mahalaga ang health. Tama. Para na lang siguro kung bumalik yung dating ano, 20 pesos per SLP. Mahalaga ang piso. Patay na pala tayo dito. So na lang ang may pag-asang mabuhay. Aray ko po. Matay na.
kinuha na ni Lord. GG. Kahit hindi na matake yung kalaban, patay na tayo. Kahit magpiso lang, okay na ako. Oh, piso lang? Hindi. Hindi pa rin ako mag-uubos ng pera kung piso lang. Natalo na ako ng isa. Yan, para may panghilhil tayo. Ay! Naubusan pala ako ng oras. Okay, itong may taunt. So, unahin natin itong may taunt. Pinatulog na lang tayo. Wad, wad, wad. Ewan ko lang kung magpiso yan, boss. Posible, pero mahirap nang umasa, parang pag-ibig lang. Umuhugot si Lance Bones Reese. May gila pala yun. Kailangan ko pala siyang matupagin. Mali pala ako ng inuna. Eddie, wow. Hindi na umaasa, nangangarap na lang. Oo nga, libre na mangarap, di ba? Sabugin na natin to. Dapat pala ito, tapos yung pasabog mamaya. Ay, naka. Syunga. Syunga si Isko. Pre, ang boss. Oo nga, pre. Sorry na. Nakalimutan na naman natin, pre. Nagugulat tayo eh. Lumalabas tuloy yung tunay na kamachohan natin, di ba, pre? Lukot-lukot kasi itong mga kalaban na rin, nagugulat eh. Aray ko po, pinatay na yung midliner natin. Outs, last turn. Anong gagawin ko sa last turn? Ito muna. Try natin humigop ng buhay. Bitin nga, isa lang mapapatay ko. Shockers.
Ito naman ang may chance na mabuhay eh. Huwag lang na may Venom Burst na naman to. Pag may Venom Burst, patay. Ba't nga ba hinanap ko na naman? Pag hinanap ko, lumalabas eh. Wad-wad-wad tayo dun. Sige na, papanalunin mo ako isa. Okay, mukhang talo tayo. May plus 50 XP dun eh. Ay. Gulat na naman tayo. Ayun, nanalo, pre. Nice. Kaso wala na akong oras para ituloy ito, pre. Sa susunod na lang, no? Meron pa naman tayong 13 days. Alas dalawang linggo din yan, mga pre. So, tigil muna tayo sa paglalaro ng Axie. May madi-disenchant pa ba tayo? Eh, ito kung i-disenchant pa eh. Baka may paggamitan pa eh. Wala. Ako magamit ko pa tong mga to. Okay. Yan. So, tingnan naman natin yung daily na bounty, no? Gising pa ba yung wallet natin? Gisingin na natin. Kasi naglaro na tayo ng Origins. So meron na tayong ano niyan, panalo sa Origins, no? Verify na lang natin 'to. Yon. So top 16% tayo sa mga naglalaro. And meron tayong 0.72 AXS potentially na mapapanalunan. Just by doing what you really do actually daily, almost. Kasi hindi ko naman ginagawa tong nag-open ng pouch daily, no? Ngayon lang. Ang daily ko talagang ginagawa ito. Atiya, Origins. Paminsan-minsan nag-classic. So ngayon, magde-daily classic ako dahil dito. Ayan. Tingnan naman natin ngayon ang galawan ng mga tokens natin, no? Paalam muna mga boards, happy grinding. Salamat Lods Maro-Maro, no? Salamat sa pagtambay. Happy grinding din. Good luck, have fun sa pag-grind sa'yo. So, 178 na lang. Bumagsak na naman siya. From 180. Last week, 208 siya. Tapos, ang ating AXS ang ating AXS, so you know, less than $7 din. My god, masakechi from 539 to less than 400. Ang SLP natin, silipin pa ba natin ang SLP? Siyempre, kailangan silipin, no? Ay! Ay! 21 centavos na lang siya. Umabot na yan ng 40 centavos dati. Last week, 30 plus. Ayan, no? Ano nga ba nangyari? Ay, silipin din natin yung pickles. Yung pickles natin, no? Kasi nilalaro din natin si pickles, eh. Yun, no? Nangalahati rin. Nag $0.8 yan dati. From 35 pesos
to 22 real quick. So, ano nga ba nangyari? So, masasabi natin, no, na karamihan ng mga investors, retail investors, pero kahit sabihin natin retail investors lang sila, ang karamihan ng investors sa crypto ay mga retail investors pa rin, eh. Pag nagsama-sama yung mga retail investors, na-overpower pa rin nila yung mga whales. So, ang masasabi natin karamihan sa kanila ay hindi pa rin iniisip na safe na asset ang mga crypto, primarily yung Bitcoin natin, no? Kasi nung sumugod ang Iran sa Israel, eh nag-dump yung mga market. Hindi lang naman sa crypto, lahat ng market, no, nag-dump yung price. Bumagsak ang presyo ng mga stocks. So, yun na naipakita nga doon na para sa kanilang safe asset pa rin to hold this gold tuloy, dollars, no? So, pagka nagkagulo sa mundo, pag nagka World War 3, bebenta nila yung mga asset nila for US dollars. Pero ano naman, nagre-recover naman ang mga market natin, no? Silipin natin yung ating pickles. Tapos sa Sabado na ba yung ano, having ng Bitcoin? Sabado na yata, eh. Kung ano nangyari dito sa mabilis yung internet ko. So, kailangan kong patayin yung VPN bago makalagin. Meron ba sa inyo nakaka-experience din ng ganun? Hindi pa tayo makakilos. Makolekta na lang muna tayo ng coins. Tingnan natin yung task board natin. Malag. Pag nagsabay talaga yung Chrome tsaka itong OBS, naglalag yung Chrome. Malakas mangain ng resource itong dalawang to. Ngayon may lumabas na Puffberry. Sige, balikan kita. Clear shell? Wala akong clear shell. Carrot. Arctic wine. Nanga natin magkano yung clear shell kung may nagbebenta. Hindi masama. Bili tayo ng isa. Sampu pala. Masama. Benta ko na lang. Shites. Hindi ko na-expect yun. 3795. Sige, benta natin. Huwag na. Sa inyo na yan. Yung isa, yung
heartbeat wine. Magkano bang heartbeat? Tsaka ilang heartbeat bang kailangan ko? Isang heartbeat. Tingnan natin. Liman libo, 6,000 ang isa. Eh, heartbeat lang pala yung kinuha ko. Heartbeat wine dapat, tanga. Sira ulo. Bobo ko ngayon. Nanga natin. Paano bang gumawa ng heartbeat wine? Baka pwede nating gawin. Twenty-four na heartbeat ang kailangan. Pas tayo dun. Benta natin ulit yung heartbeat. Nalugi tayo dun. Kunin nga muna natin yung ano. Pop-berry natin. Ipit natin maigi bago tayo mamili, no? Carrot sampo. Okay, so balikan natin mamaya yan. Aha. So, gaya ng lagi kong paalala mga idol, no? Wala po akong binabanggit ng mga financial advice dito, ha. Please, if ever maisipan nyo man na pumasok sa mga nilalaro natin, eh, do your own research and invest only in what you can afford to lose. At good luck, have fun sa mga naglalaro at mga nag-grind, no? At kung gusto nyong mamili sa ating marketplace, baka naman gusto nyong gamitin tong donation code natin, no? Haring Isko, libre lang gamitin yan. Baka naman. Kung nagustuhan nyo ang ating live stream ngayon, no, paki-like and subscribe na lang. Maraming salamat sa mga tumambay. Mabuhay kayong lahat.
Paalam!